Alright, magandang tanghali sa ating lahat. Sa lahat ng mga nandito ngayon, magbisita. Dahil na mamaya ay meron tayong gagawin na special today. It's a special day para sa dalawang bata. Makikita niyo mamaya. Welcome kayo lahat sa kanilang invitation. Para sa ating mga ngayon lang dumalo, ito yung pangatlo. We've been discussing about the abundant life. Pinag-uusapan natin ang abundant life. And this is now abundant life series part 3. Ito yung coincidentally, ewan ko, hindi naman coincidence ka sa Panginoon. Kasi wala namang coincidence sa Panginoon. Talagang sa Panginoon eh, walang aksidente lang, hindi inaasahan, kundi ang lahat ay nakatakda na mangyayari. Ito yung pangatlo na sunod na yata, no? The third Friday na ako sunod na sunod, kaya nakita nyo, medyo bawas-bawas na yung ating boses dahil sa panahon. Now, but this is, we were talking about abundant life. Now, part 3, ito yung pangatlong bahagi ng abundant life. Okay. Ang pinagtuon natin ng pansin ay ang talata, the verse that says, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kaya ito yung madalas na nami-misinterpret ng mga preachers na iba. Na kapag ka daw nag-church sa kanila, ay talaga namang magkakaroon ka ng maraming pera. Sa totoo lang, mawawalan ka ng pera. Kasi every Friday, nungulit ka sila. So, more abundantly. Kaya, ipagpapatuloy natin yan. Let's open our Bibles to the book of Psalms 23. Very popular verse. Very popular chapter actually. Ito yung chapter na halos i-memorize na ng lahat. Kapag pumunta kayo sa mga Christian schools, sa mga bata pa lang, pinamemorize. Ito yung isa sa mga chapter na kailangang ma-memorize. Kung lumaki kayo sa Protestant family, at pagdating ng summer vacation ng mga klase, merong DBBS. Ito yung mga isa sa mga chapter na kailangang memoryado ng isang bata. The whole chapter. Sabagay, 6 na verses lang yan. Isa yan, Psalms 1, Psalms 23. Yan, yung mga minimemorize yan. Now, let's read. Tumayo tayong lahat. Basahin natin, mga kapatid. Sabay-sabay tayong magbasa. From verse 1, come on, let's read. Read. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tayo lahat po ay manalangin. Panginoon, muli po kaming dumadalangin. Sa iyo po, Panginoon Diyos ang kapurihan. Sa iyo po lamang ang katagumpayan ng gawain ito. Sa iyo po kami lumalapit, Panginoon. Mangusap ka po sa amin lahat upang makita namin ang kahalagahan ng buhay namin sa iyo at kahalagahan ng buhay mo na kanisya magkakaroon kami. Yan ang tinatawag namin abundant life. Yung life, buhay na pinagkalubos sa amin na buhay na walang hanggan ay hindi lang sa darating na panahon kundi mula sa araw na ito, Panginoon, kapag ikaw ay nasa puso namin, we have that abundant life which is eternal life. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, tayo po yung mga kapuna. Okay, ito yung pag-uusapan natin. The obvious indications of living an abundant life. Kapag ang tao ay namumuhay in abundant life, hindi lang namumuhay in material abundance, kasi nga, di ba sabi natin, to live in material abundance, it's not actually an abundant life according to the standards of the Lord. Yung biblical standard ng abundant life ay hindi dahil marami ka ng mga bagay na mga pangangailangan mo sa buhay. Mga material. Kaya, tingnan natin ha, life is not measured by that. Ang buhay ng tao ay hindi ayon, di ba? Sa mga bagay na nasa iyo. So, ready ba kayo? Nakahanda ba kayo? Siguro sabi niyo, maganda trabaho ko ha. Every 3 months, may bonus kami. Ha? Pwede akong umuwi every 6 months, libre ticket.
Oh, di ba? Ganda, no? Tapos, eh, every year kayo may iklisa. So, dito ba, what is, di ba sabi natin last week, what is lacking in my life? Ano ba kulang? Bakit ang ganda ng trabaho ko, ang ganda ng company namin, napakaganda ng sistema ng kumpanya, para bang it shows or it entails prosperity para sa'yo dahil nakikita mo na maganda naman yung performance mo, lagi kang nagiging employee of the month, halimbawa, o lagi kang nabibigyan ng certificate of appreciation, or yung ano, yung performance mo ay na-appreciate palagi. Ang dami pong nilalagay, di ba? Kahit walang cash, naka-frame pa yung mga appreciation mo. So, it looks like you are going into that path wherein you can say, well, I am having an abundant life, but it's not. Kasi nga, mapapansin natin yan na, if you are ready for that, tingnan natin ang sabi ng Biblia. Then he said to them, si Jesus ito, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life, asaman natin yung woman, dahil kala nyo siguro, a man's life, hindi sa amin yung pastor, para sa yung mga lalaki yan. Hindi, sa atin lahat yan. Okay, a man's life, it's a person's life, does not consist in the abundance of his possessions. Okay, di ba ang linaw? Na a person's life, a human being's life, does not consist, hindi mo pwedeng sukatin ang buhay ng isang tao kung siya ay namumuhay ng kasiyasiya sa harapan ng Panginoon doon sa mga material na posisyon na nasa kanya. Kasi nga, malay mo, eh yun pala ay galing sa mga drug lords. Ah, diba? Parang gano'n, mga usong issue natin sa mga sa ating bansa. O yung pala ay galing sa anumang pondo ng gobyerno na kanyang nais na istokan. O di ba? Pwede rin naman. O kaya, eto naman, nanalo siya ng loto. Napansin mo, mayroon yung nanalo ng loto, nakita ko sa iyo sa Facebook eh. Na, para bang mahirap lang siya. So, biglang, anong buhay na gano'n, no? It's a shock, economic shock sa isang tao na nagbibenta lang siya ng sigarilyo sa sidewalk, bigla siyang nanalo. Di ba? Ang ganda rin. So, it's not, man's life is not measured in the abundance of his possessions. Kaya, yan ang dating tandaan. Marami din tayo mga narinig ng mga preachers, mga church leaders, na they focus much on the material possessions na para bang sukatan kung ikaw nga ay nabibless ng Panginoon. Ay, blessed na blessed ako. Bakit? Lagi kang may bagong relo. Di ba? Eh, sana kung ang brand niya ay Casio lang, at saka yung mga mumurahin lang na hindi mo alam, eh, magagandang brand. Yung mga uso, every month meron kang regalo, nakakatanggap na, you might think that you are living an abundant life. Walang nagkakasakit sa pamilya. Siguro sabi mo, well, ito ang buhay na sinasabi ng Panginoon, and that they might have it more abundantly. Of course, let's see to it na kung yan nga. Okay? Now, ito yung mga maraming ito. These are the words that came from the mouth of the preachers and big time church leaders. Okay? Namamakakantin natin mamaya. Because living an abundant life is practically living your life against all odds. Sa lahat ng sitwasyon, kapag ka ikaw ay nanindigan, namuhay ng para sa Panginoon, yan ang abundant life. At tinan nyo itong sinabi ng isang preacher, you were made wealthy and rich before you came into existence. You've been predestined to prosper financially. Ibig sabihin noon, hindi mahal ng Diyos sila Apostol Pablo. Dahil namatay silang mahirap, nagsimula silang mayaman. You know, Apostle Paul was a attorney at law. Yung dikampanilya, he was a renowned lawyer. Tapos naging tent maker lang, nananahi ng mga tulda, ng mga tent. So ano yun? Nung siya nasa Panginoon, naging gano'n. So, hindi siya kabilang dito. You were made wealthy. Akala niya, you were made wealthy and rich before you came into existence. Akala mo, bago ka pa ipanganak, mayaman ka na. Ayan. So, pag narinig mo naman yan, ikaw ay may kakulangan sa pera, ay, dito na ako sa church na to. Maganda na narinig ko dito. Huwag na ako sa Lobos. Eh, sabi ng pastor nila to, mawawalan daw ako ng pera. Pagkasama ako sa church. Now, you've been predestined to prosper financially. Ang problema nito, kapag hindi nangyari, may something happened in your life, you question God and say,
panoonin, di ba? You made me wealthy and rich before I came into being. Ayan na yun. Because these are the statements of people who are focused more on the materials of this world. See? Ito pa yung isa. You have every right to live wealthy. Meron kang karapatan. And possess material riches, clothes, jewelry, houses, cars, money in abundance. Even jets. Ah, ito yung iba, di ba? Alam niyo, sa Pilipinas, meron din yan. Living in such an abundance, kaya nga kasi naniniwala siya na meron siyang karapatang mamuhay na napakarangya, meron siyang magagandang dami, meron siyang mga alahas, meron siyang mansyon, meron siyang bahay, marami siyang pera, ito na, in abundance. Ito, marinig niyo paminsan-minsan, kaya madalas ito kapag kayo nanonood kayo ng mga TV, sa TBN. Ganyan. Marami kayong mga, ha? Tama niya, ano lang, patong mo yung kamay mo sa TV at pag-pray kita dahil ikaw ay magiging mayaman. See, ito yung sinasabi ng iba, you have every right to live wealthy. Kaya, yung ibang preacher naman, nakadaya mo na, no? Sing-sing, naka-Rolex. Okay na, you have all the right to live wealthy. Diba? Ang service niya ay Mercedes-Benz na bulletproof. May bodyguard. Is that what you call abundant life? Ang sabi ng Panginoong Jesus, di ba? Man's life does not consist in the material possessions that he has. Ito pa sabi ng isa, owning corporations is a part of your destiny as a believer. Kapag ka-believer ka pa lang, dapat marami kang hawak na kumpanya. Ikaw CEO. Eh kaso, hindi tibuy ka naman. So ano yan? Nasaan yung nasaan sinasabi ng iba na you are predestined to own corporations in a part of your destiny as a believer. Ito yung isa. The Bible says that wealth is stored up for the righteous. Tama yan. Biblically correct. Wealth, di ba sabi niya, the wealth is stored up for the righteous. However, it will remain stored up until you claim it. So, claim it now. Ito ngayon yung mabibigat sa akin. Claim mo yan! Alam niyo, ginawa tayo ng Diyos. Sabi niya, you will not be the tail, but you will be the head. You will not be the borrower, you will be the lender. Ito ginagamit pa ng mga they call it the prosperity gospel preachers na hindi ka manghihiram, ikaw ang magpapahiram. Sa totoo lang, sino sa inyo walang utang? Ibig sabihin niya, hindi na tayo believer niya. Di ba? Sino sa inyo walang binabayar installment? Pagka wala, mukhang kasama nga kayo dito. Therefore, claim it now. You possess the blessing to seize and command wealth and riches to come to you. Kaya yung iba, we command riches to come into each and member of this church. We claim it in the name of Jesus. Ganun sila nga, pasigaw-sigaw pa. Well, watch TV. Panoorin yung mga nandun. Maraming nagsasabi niya. Like God, you can speak spiritual blessings into existence. The power is in your tongue. Ganyan sila. Speak it out and it will come into existence. Kapag nakarinig kayo ng ganon, go to the Bible. Jesus never said that. And if somebody says that, cross it out. You are a fuzzy preacher. God never says, Jesus never said, you will be billionaires. Diba sabi niya, in this world, you will have trouble. The world will hate you because of you. Anong kalinaw? Well, after all of that, sabi naman ng Panginoon, God is so rich that he can, pwede kanyang pasaganain. Upang, hindi para sumikat, upang may magamit ka sa kawang gawa. Diba sabi sa Bible niya, pag pinayaman ka ng Diyos at ikaw ay tumutulong sa maraming mga tao, then God caused you to become rich. But ito ngayon. Now, let's take a look at the reality of life and in the life of the church. Maraming nagsasabi niyan, hindi yan totoo. Because abundant life, sabi ng Panginoon, does not consist in the material possessions that he has. Kaya yan ang papatitinan natin. Kaya masama bang maging mayaman? Hindi. Hindi naman. Maganda nga yung mayaman ka at marami kang natutulungan. Di ba? Masama ba yung ano, yung kumita ka ng malaki ngayong taon na to? Hindi naman. Di ba? Masama ba nagkaroon ka ng maraming pera?
Nakapulot ka halimbawa kasi hindi mo binalik. May pangalan naman doon. Kasi mo, blessing, Panginoon. May pangalan doon. Blessing, tinapon mo yung kalang. Blessing, pulog ng langit. Kung kayo kaya ganun, no? Makapulot kayo ng isang envelope na brown na logo ng NBK. Alam, ganun na lagyan eh. Ba, pag tingin mo limang bundle na 20 dinars. Lord, thank you. Kaya kagad na sasabihin mo, tingnan mo muna, baka may calling card doon. Eh, nakita mo may calling card. Hindi ko kilala yan. Ito lang kilala ko. Ito. Lord, thank you, Lord. Bibigay ko tights nito. Yan. Diba? Alam niyo yung isang nanalo na sa Pilipinas, di ba? Sa loto. Religious. Bibigay daw niya yung tights. Anong masasabi mo itong pastor? Sabi sa akin, wala akong masabi. Sana ako yung pastor niya. Anyway, we'll talk about abundant life. Ito yung mga naririnig natin. Now let's go back to the Word of God. Babalikan natin yung salita ng Steve. Ano ba talaga yung abundant life? Kasi nga, may mga tatayo na you can speak blessings into your life. It's the power of God is in your tongue. Huh? The words of power, just speak it out and it will come into existence. It's magic. Para mong ganon. Let's take a look at the Word of God. Well, number one, abundant life is this. Regardless of your provisions, your heart is content. Okay? Ano man meron ka, contento ang puso mo. Yan ang abundant life. Kasi nga, yan ang yung sa Psalm. Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Wala naman talaga akong importante pangangailangan. As long as I have the Lord, I have everything that I need. Pero, kailan sinabi ni David yan? Kumpleto na ba siya, no? Hindi pa naman. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside. Kaya nakikita nito, I shall not be in want. Ibig sabihin, kapag nasa Panginoon ko, wala akong pangangailangan. Nasa Panginoon ka na, dami mo naman pangangailangan. Wala ka pang pangbayan ng renta ng bahay, nang hahanap ka pa ng dagdag mo. Eh, nasaan yan? David says, I shall not be in want. Pero kung babalikan natin yung nasumulat niyan, wala ba talaga siyang kailangan noon? Hindi naman siya mayamang pamilya. Diba? He makes me lie down in green pastures. So, binabatayin niya kanyang mga tupa. Sabi niya, the Lord will take care of me more than I am taking care of my sheep. Kung ako ay inaalagaan ko itong mga tupa ko, I know I am being taken care of by the Lord because He leads me everywhere. Now, ito yung sinasabi nating abundant life. Regardless of how much you have, your heart is content. May contentment sa inyong puso. Kung baga, anuman meron ka, malaki man o marami man o kukunti, malaki man yung sweldo mo umalik, that's not mean na hindi ka naman nag-aambisyon upang umangat sa buhay. Well, the point is, do you have contentment sa iyong puso sa mga bagay na natanggap mo? Alam niyo itong sukatan. Kung contento ka o hindi, magkano sweldo mo? $250. Magkano ginagastos mo isang month? $300, pastor. Wala kang contentment. Kasi inuutang mo yung $50, para mapuluan yung gastos mo na 300. Well, tinan yung sarili sa alamin. Well, that is content. Ito yung palatanda na ikaw ay content sa iyong sitwasyon. You don't spend more than you earn. Contentment. Yan ang, kaya tinan nyo, ito gawain ng mga tao. We stress ourselves to make a fortune. Ini-stress natin para kumita ng maraming pera. Why? Because the truth is, there is an unending desire for riches. Napapansin ninyo? Lumaking sweldo mo, gusto mo mas malaki na naman. Nakabili ka ng isang juicy couture, gusto mo, meron pa na naman isang branda naman na para naman, hindi, pang lunis ko to. Pang martis ko, hanggang ganon, di ba? Hanggang sa nagsawa ka na, pinabigyan mo to, kuha ka lang ng isa. Wala pang gasgas yung iPhone 6 Plus nyo, gusto nyo ng iPhone 7. Come on, regardless of your provisions, your heart is content. Hindi pa nga nagagasgasan yung iPhone 6 Plus mo. Lumabas lang yung iPhone 7, hindi ka na makakatulog kung hindi mo na makukuha yan. Why? That's not abundant life. Even though you can buy that, that's not abundant life. Hindi yan abundant life. You stress yourself to make a fortune because indeed, there is an ending desire for riches in your heart. See, we strain ourselves to earn fame. Gusto mong sumikat. Kaya ginagawa mo lahat. Naging mapagkaibigan ka, ang bait-bait mo, namimigay ka rito, namimigay ka ron. You know, ganyan yung mga ano, gusto sumikat eh. Di ba?
Gusto makilala, ganyan, nagpapakabait. Now, this is not abundant life. We strain ourselves to earn fame, the unending desire for respect. Gusto natin, pumunta man tayo doon sa embassy, ay, si ano, si madam. Dito, gusto natin, pag ayaw pumila. At dito kayo, pagpunta mo sa Filipino community, ay, dito ko sa harap. Now, people, some people are like this. They want to earn fame by being so good and so generous. Now, the unending desire for respect. Kaya, meron ba ito? We strive ourselves to keep our faith. Kahit anong mangyari. Kahit may sakit ako, nandun ako sa fellowship. Kahit marami akong labahin, nandun ako sa fellowship. Mamaya na yan. Well, my friend, if that, then yeah, that's contentment. The unending desire for fellowship. Now, ang point is, do you have abundant life? Are you aiming for that? Ito ba yung aim mo na pupuntahan? Na ikaw ay magkakaroon ng hindi lang in abundance of everything, but abundant life according to the standard of God. Kaya makikita ninyo, ang tao na hindi kontento sa kanyang sitwasyon ngayon, laging mainit ang ulo. Kapag ka hindi ka kontento sa mga bagay na meron ka, lagi mong nakikita na ano, na lagi mong narinig natin noong nakaraan, pagpunta mo sa restaurant, mas masarap yung order sa kabila. Kahit yung order mo, tag-15 yung tag-10 lang. Mas masarap pa rin yung tag-10 kasi tag-15. Now, this is the unending desire of having things for us kasi nga, hindi ka kontento. There's no contentment in your heart. Walang pagkakontento sa lahat ng bagay. Katulad ng sabi ni kanta ni Freddy Aguilar, di ba? Ang tao ay sadyang walang kasiyahan. You may have the best, but you want something better than the best. Yan minsan na nakikita natin. Ito, tingnan nyo ngayon nung si Apostol Pablo nang sabi niya, kung sa tingin nyo hindi kayo pwedeng makontento sa sitwasyon ninyo, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do everything through Christ who strengthens me. Kaya huwag yung sasabihin yung verse na yan, huwag yung paninindigan yung verse na yan kapag ka nakikita mong may sira yung refrigerator mo, I can do things through Christ. Hindi mo magagawa yan. Hindi ka naman refrigerator technician. Kaya yung iba eh, kaya eto, talaga namang, itong amo ko, talaga namang mahirap pakisamahan ito. Lord, I can do all things through Christ. Hindi, ang sinasabi yung all things ay ito. Sitwasyon na ito, to be in need, and to be in want, to be in plenty, and to be needing of many things. So, in everything, in all of this, you can do. Yan ang buhay na may contentment. Yung kahit maganda ang sweldo mo, kahit mawalan ka ng pera, well, meron ka pa rin contentment sa buhay because that is one indication, an obvious indication of abundant life. Kaya, may contento na ba kayo sa sitwasyon mo ngayon? Well, that does not mean, Lord, sana naman humangat. Walang problema yon. But in your situation now, contento na ba kayo? Gumagastos ba kayo ng hindi lumalampas sa sweldo nyo? Punta tayo doon. Well, yan ang isang indication na wala kayo niya. But, ang pusong may contentment is an indication of an abundant life. Kaya nga, at sinasabi natin ito, contentment is not based on the amount of treasures we have in our hands. But, it is based on the amount of thanksgiving that we have in our hearts. Kung gaano mo mapapasalamatan ang Diyos sa mga bagay na meron ka, okay lang yon. Kapag ka, kung ano yung damit mo ay sale lang, tag-1.5, damit nila ay tag-15, Lord, at least mas fit naman sa akin sa kanya, hindi bagay sa akin bagay. At least ganon, di ba? Ibig sabihin, kontento ka pa rin. Tingnan mo, mahal-mahal nga, hindi naman bagay sa kanya sa akin. Kukay-ukay lang to, pero hindi naman. Di ba? Contentment is based on the amount of thanksgiving that we have in our heart. Hindi po kayo mamahalin yan. Nasa nagsusuot yan. Okay? If regardless of your provision, your heart is content, then that is a sign, an obvious sign of an abundant life. Pangalawa, ito. Regardless of your situations, your soul is at peace. Kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, mapayapa ang iyong kaluluwa. Hindi ka aburido. Hindi ka maligalig.
Ito yung, kilala niyo yung mga taong ito, no? At kilala niyo yung sarili niyo kung maligali kayo. Kung kayo yung mga aburido talaga, yung talagang walang magandang bagay na nangyayari. Okay, regardless of situations, your soul is at peace. Ito sabi ni David, no? He restores my soul, he guides me in the path of righteousness in the name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, kahit pahaharap ako sa isang nagbabadyang panganib, that is the situation I'm facing, I can be at peace. Why? Because I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Kaya pagmasdan natin yan, He restores my soul. Ako may naguguluhan, ako may nag-aalala sa mga pwedeng mangyari. Now, I may face a lot of things that will cause me worry, but the Lord is my peace. The Lord ang Panginoon, ang kapayapaan ng aking puso at isipan. See, nagbabadya man ng kamatayan, ano paman, baka naman magkagera, ano paman, well, my peace is in the Lord. Yan. Kahit pa magkagulo ng sinado natin, well, my peace is in the Lord. I know that what? His rod and His staff, they comfort me. Okay? Alam niyo yung rod and staff, dalawa yan. Huwag niyo sabihin na the Lord will come to you with all the massages, balming. Yung minamasahe ka ng Panginoon para mga inaalagaan ka. No, He comes sometimes with a rod. Alam niyo yung rod? Sabi ni David yan. See? For you are with me, your rod and your staff. Ang pastor noong dalawa ang gamit. Isang staff yung may kawit. Isang rod yung talong ugat ng isang puno na matigas. Alam niyo yung gamit noon? Sa mga pasaway ng takbo, kinakawit niya. Dito ka, iho. Dito ka. Sa mga nanunuwag naman, eto sa'yo. Pamalo. What this is, regardless of your situations, your soul will be at peace if you have abundant life. Kapag namumuhay ka dyan. Alright. Now, worry about what? Ito yung, alam nyo, dalawa lang klase ng mga worry. I-divide natin sa dalawang uri ng ating pag-aalala. Una, we worry about losing what we have. Na? Nag-aalala ka, baka mawala yung isang bagay na meron ka. Trabaho. Pera. Yung kalusugan mo. Something, anything that you have. Ba, nag-aalala ka, pagka nakita mong may sintomas, ano kaya itong nararamdaman ko? Ito, delikado ito ah. Alam, nagpa-sitiskan ka na, ganyan, ganyan. Yung pala, kulang ka lang sa exercise. We worry about many things. Losing what we have. Di ba? Yan ang madalas, kung ikakategorya mo sa lahat ng mga bagay na nag-aalala sa'yo, yung nag-aalala ka na pwedeng mawala sa'yo isang bagay na meron ka. Kaya, tandaan niyo yan, isa yan. Kaya ano man yun, alam niyo yun. Because you think that life is made of goods. Ang buhay natin ay, it's made up of something that we have. Lalo na yung mga, ano, mga medyo nakaipon na, yung mga nakapunda na ng maraming bagay. Pag bumagyo, ay naku, tawag agad. Oh, yung ano dyan, ha? Oh, i-safety niyo yung mga, ano, sa bahay. May ano daw na malakas na bagyo na darating dyan, baka magbaha. Itaas nyo ha, lagay nyo sa taas ang, sa first floor yung mga gamit ha. Ganyan. O yung gamit ko dyan ha, yung we worry a lot of things. Why? We worry about things that we may lose. Pwedeng mawala sa atin. Ito naman yung isa pa. There are only two categories. We worry about the things that we will not get. Kita mo yung iba, meron yan. Paano kaya kung kakaroon niya pag gusto may kapangyo niya? Eh, bigla ka nagkaroon ng gasto. Ay, hindi pa mabibili yung naman. Ano, paano ko bibili yan? Kaya gagawin ko yan. Hindi ka na makatulog. Aba, anong ibig sabihin yan? Eh, meron nga siya. Ikaw wala. Now, we worry about not getting what we want. Dalawa lang yun ang basihan. Nag-aalala tayo sa mga bagay na pwedeng mawala sa atin. Nag-aalala tayo na, sa mga bagay na hindi natin kaya i-produce o kaya makamtan. Because we think that life is made up of something about our goals. Yung pangarap mo, 5 taon, ganito pangarap mo sa buhay. Ay, 4 taon kalahati na wala pa. Ay, matubaro, hindi mangyayari yun ah. Ako, Panginoon, parang plan ko naman eh, ikakasal ako sa 30. 29 ako ngayon, wala pang manliligo sa akin. You worry about things that you may not have. Ito yung mga bagay na nagugulo sa atin. We worry a lot of things. In the material, even in the spiritual, we worry a lot of things. Kapag ka meron ka yan, worry about things that you may lose and may things you may not get, you don't have abundant life. Mawala man yung bagay na yan, bagay lang yan. Hindi pa rin nawawala ang tiwala mo sa Diyos. That should be it.
Mawala man ang lahat hanggat si Jesus ay nasa akin, everything is okay. Things, people will come back. Di ba? Mawawala yung tao sa buhay mo ng ganito, kaya ka nag-aalala. O kaya, tagal mo nang pinagsisikapan na mapalapit sa yung tao. Hindi man lang, wala ka man lang makitang sinyalis na, ano na, na nagbibigay na siya ng konting ano man lang, pag-asa man lang. Wala. We worry a lot of things, but you know what? The Lord is more than enough. Diba? He's the God of the, ano yun, sabi natin, the El Shaddai. The one who is more than enough for you. The Almighty God, who is more than enough. See? Worry about losing what we have and not getting what we want. So, if your soul is at peace, regardless of your situations, that is a sign, an indication that you have an abundant life. Okay? So, yan lang. Si Pablo na naman. Nakita niyo yung sitwasyon niya noon? Sabi niya, Panginoon, ano ba ito? Missionary ako, pero parang may karang problema ang aking physical noon. Na area. Ay, kung wala ito, mas effective sana ako eh. And you know what he said? But he said to me, nag-pray siya ng talagang taus-pusong siya nag-pray, and the Lord said to him, well, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, sabi ni Paul, I will boast more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest in me. That's why, for Christ's sake, I delight in what? In weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. So, sa lahat ng sitwasyon, pwede kang mamuhay ng abundant life. If the Lord is with you, and His grace is more than enough for you, pwede mong sabihin na, regardless of all the situations that I'm going through, meron akong karamdaman, merong problema sa pamilya, may sakit yung ganito, may pangalan ng pera doon sa Pilipinas, o kaya yung trabaho nyo, yung kumpanya nyo, medyo shaky na parang, well, in all situations, my soul is at peace. Yan ang abundant life. Okay? So, abundant life is what? Sasabihin natin, peace is not drawn from the things around us. Hindi porke kumpleto ka ng mga bagay na kapaligid sa'yo, may kapayapaan ka na. No? Hindi pa rin po pwede. Because peace is something that is springing from within you. Ang kapayapaan, kaya mapapansin niyo ito yung medyo may kapayapaan isang palatanda, no? Ang ingay sa bahay siya tulog. Talaga, walang pakialam sa mundo. Ito naman yung ano, yung ang solid as peace. Tahimik na, hindi pa makatulog. Di ba? Meron din ganun, di ba? Nakita niyo yun, wala nang tao sa paligid, pero hindi pa rin siya pwede kayang antukin at makatulog kasi nga ang daming gumugulo sa isip niya. Yung isa naman, ang ingay na ng paligid, may nagtatakbuang bata doon, may nagpapatugtog doon, nasandal lang yung batok niya sa sopa, tulog na. Why? Because nothing is bothering his mind and his soul. Yan ang abundant life. Kaya, pagmasdan din niya sa mga bayan niya, di ba? Masandal lang, hilik na. Dito nga, sa church eh. Masandal diyan, ha? Wow! Sabi ko, yun ang abundant life. Peace on the soul, yun. Kapayapaan sa kaluluwa palinoon. We call it peace in the soul. Diba? So not peace. Peace is not drawn from the things around us because peace is drawn from the things inside us. If you are having a life that is connected with the Lord, you will be at peace. Amen. Sa lahat ng sitwasyon. Okay, now the last. Ito yung last na. Pangatlo. Regardless of your limitations, your mind is free. Una, regardless of your provision, your heart is content, contento sa buhay. Regardless of your situations, your soul is at peace. You will have peace in your soul, and here it is. Regardless of your limitations, your mind is free. Malaya ang iyong isip kahit ang daming mga limitasyon sa buhay. Ito si David na sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows, and surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito yung, sabi, pwede kong gawin lahat ang gusto ko. I can do what I want, that is according to your will, Lord. That is a mind that is free. Yung para bang, pwede mong harapin yung lahat ng tao ng mata sa mata, na walang you are a free bird. A person who is free to face everyone, a person who is free to dream dreams. Total, mga ngarap lang naman eh.
Ang bayad yun eh. Ang sarap mangarap, kahit hindi matutupad, nangarap ka naman at least. Well, you are free, a free bird. Ikaw ay malaya na gawin ang mga bagay na gagawin ng Diyos, na gusto ng Diyos na gawin mo. Well, that's what we are talking about. A mind that is free. Alam niyo itong ang mga mind that is not free? Ito. A mind that is free is this. One indication. You live your life in your own reality. Ibig sabihin yan, there's no pretending. Kahit ang lahat ay imperfect, you don't need to pretend. See? You live your life in your own reality. Minsan, ang dami nating mga bagay na parang hindi tayo, hindi natin kaya mamuhay doon sa mga, ano yung reality, sa mga katotohanan sa ating buhay. Ha? Ang dami nagpapanggap na napakahirap niya, ang dami-dami naman palang pera. Ayaw lang tumulong sa kapwa. Eh, ito naman yung mas masakit. Ang forma-forma niya, puro utang lang naman pala. Lahat ng pinambili niya ng gamit niya, kala mo, makaasta eh, big time. Sus! Nung makilala mo, naku, puro, halos mawala na yung sweldo niya. Now, don't pretend. Live your life in your own reality. We put things in our body, in our life, to cover up something, one situation in our life. So, there's no pretending here. There's anyway, everyone's imperfect. Nobody's perfect. Huwag ka lang mahiya sa mga imperfection. That's okay. Diba? Your imperfection is okay. So, mamuhay ka ayon sa katotohanan, ikaw ay ganyan, merong imperfection, there are things that are lacking in your life, may pagkukulang ka, that is fine. God knows it and He accepts you the way you are. Amen. Tatanggapin ka lang Diyos na ganyan, kaya magpakatotoo ka na ganyan ka, huwag mo nang tatakpan ng mga bagay. Well, who's perfect anyway? Di ba? Kala mo naman, napakatuwid-tuwid niya. Ngayon pala, mga ganun na eh. Well, let's accept that. Let's live in our own reality that is a mind, a life that is free. Yung malaya ka, yung bang pwede mong harapin isang kapatid na wala kang, hindi ka pwedeng lumiko sa kanan o kaliwa dahil malaya kang, eto ako eh, pasensya ka na. Ganyan, may nagawa akong kapagkakasala sa iyo. So that is a mind that is free. If you are living in that, then you are living an abundant life. If not, ang dami ng taong pinagtataguan, pati yung number mo, binago mo na. Para hindi ka nila makontak, na-deactivate na rin yung Facebook mo dahil magpo-post sila doon. Well, that's not the reality. See? If you are living an abundant life, you are open. See? Your life is in the life of reality. Ito pa isa. Mind that is free, you live your life in your own identity. Ibig sabihin yan, everyone's peculiar. Don't imitate. Don't live in somebody else's mold. Yung mga, ay naku, gusto kong maging ganun dahil, ay, ang ganda-ganda ng ano niya, ng dating ng buhay niya, gusto kong maging ganun din. Ginaya mo na lahat, pati yung paglalakad niya, pati yung panamit niya, pati yung kulay ng hairdo niya, tsaka ng lipstick niya, ginawa na, gusto kong maging ganun din kasi siya, laging center of attraction sa company, ang daming ano, gusto mo din maging ganun na you are living in the mold of somebody else. Alam niyo mga kapatid, you are made special in the eyes of God. Just as you are. You are the only person in this world na ganyan. Ikaw lang yan. Napaka-special mo. Amen. Hindi mo kailangan mamuhay ayon doon sa mold ng iba na gusto kong gayahin. At ba, daming ganon? Ginaya na si Michael Jackson. Wala pa hindi gayahin si Dolphy. Well, we are living in the mold of somebody else. Meron tayong gano'n na parang inaayos natin ng ating sarili, hindi bilang tayo, kundi bilang isang tao. Minsan pa ganito. We are being controlled by somebody. Now, we are living not because of what we are, but because of somebody else. Hindi yan abundant life. Mamuhay ka ng ayon sa sarili mo. Kumbaga, be an original. Hindi ka pwedeng maging duplicate ni ganito, ni ganyan. Even in spiritual life, don't be a duplicate of somebody else. Be somebody that is original in the eyes of God. Yan ka eh. Kailangan makita na ikaw ay ganyan because that's the original you. Eh? Don't live in the mold of somebody else. Kasi huwag mong gayahin yung iba. Tayo, umasin ko sa buhay, gayahin ko nga. Ano yung ginawa niya rito? Ay, gayahin ko rin. Kaya,
Kaya nga yung iba, may crab mentality yung ano eh, yung Pilipino eh. Diba? Masenso, nagtayo ng karinderiya. Magtatayo din ako sa katabi niya. E di nakita niyo, magtatayo din ha, nalugi na lahat yung tatlo. Dahil sila na lahat ay nagdayaan na. Wala na. Live in your own identity. Alam niyo, walang makakagawa sa isang bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo kundi ikaw lang. It is only you, even in the church, even in the company, even in your own life. Live in your own identity because God knows you as you are, not as somebody else. Yan. Yan ang kilala ng Diyos dahil ikaw, hindi ka kilala ng dahil, ah, ginagaya mo siya, okay ka, kagaya mo siya, idol mo kasi. No, God sees you as you are, not as somebody else. Kaya, yan, abundant life, regardless of your limitations, your mind is free. Kaya ito yung sabi ni Paul, not that I have already obtained this, or I have already been with, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining what is ahead. Kapatid, huwag ka nang mamuhay sa kahapon. Minsan tayo ganun eh. We are not free. We are captives of the past. Tayo ay, hindi naman alipin. Tayo ay captives. Tayo ay mga, para bang, nawala sa hindi ako Tagalog kasi. We will become captives of the past na para bang namumuhay tayo ngayon na hindi pa 2016 dahil ang dami mong problema ngayong taon na ito. You want to live in 2014 kasi doon okay pa ang lahat. No. Be free. Lumaya ka na sa kahapon mo. Let go. Move on. Ha? Yan ang ginatawa natin na move on ka na. 2016 na. Ha? Lagi ka nalang siya, sana kung siya pa nandito. Sana kung hindi kami nagkahit. Sana kung nagdupa ako sa company yung kasi akala ko naman mas maganda ito kayo inalisan ko. Tinan mo ngayon, no? Yung pwesto ko, ayun, tumasan yung sweldo, ganyan. Sana, puro sana, di ba? You are living, you become captive of the past. My friend, you will never be able to live an abundant life. Be free. Set your mind free. Move on. And live an abundant life. Kaya yan ang kailangan. Amen? Abundant life, ano yan? Regardless of your position, ano pa meron ka? You're content. Kaya tingnan natin yan. Freedom is not when we live to the mold of somebody. Freedom is when we live as what God wants us to be. Kung ano yung gusto ng Diyos na ipamuhay mo, yan ka. Special ka, kapatid. You cannot be me, I cannot be you, but we can be together in the Lord. Amen. See? Freedom is when we live as what God wants us to be. Kaya, balikan natin yan, alright? The obvious indications of living an abundant life, when your heart is content, regardless of your provision. Kahit magkano naman ng pera mo, Panginoon, titiparin ko ito dahil total, susweldo naman ako after 1 week pa, kahit 5 dinar na lang yung pera ko, magtitipid na lang ako. Yeah? Anyway, nandiyan ka naman. Alam ko naman susweldo ako after 1 week. No, that is a mind that is content, a heart that is content. Contento yung puso mo kahit maliit sweldo ko, Panginoon, pero ganito lang gawin natin, Panginoon. Huwag mo na lang, gawin mo na lang na walang magkakasakit sa amin. Amen. At saka gawin mo na lang na walang yung mga anak ko, mag-asa sila gaarap, gawin mo kayong matalino yung mga anak ko, Panginoon, para mag-scholar ka sila. Kasi konti lang sweldo ko. That is a heart that is content. Kaya makikita niyo, God has many ways to solve your problems if you are content. Okay? When your heart is content regardless of your provision, when your soul is at peace regardless of your situation, ang anak mo, problema, ang ganda ngayon, well, hindi ikaw yun. Ang ikaw ay ngayon, ang tanong ay, magkakaroon ka ba ng kapayapaan? Regardless of all the situations that you're going through, that is abundant life. Pangalawa, when your mind is free, malaya ka bang mamuhay para sa Panginoon regardless of your limitations? Alam mo, Panginoon, meron kong limitado ang oras ko, limitado ang kakayahan ko, but the best I am is for you. Well, that is my mind is free. Yan ang abundant life. Ngayon, ang tanong ay, meron ka ba noon? Isang puso na kontento? Isang kaluluwa o isang sa loob-loob mo may peace of, may inside peace ka ba sa lahat ng sitwasyon sa buhay mo? Or may kalayaan ka bang kumilos, harapin ang mundo, at sasabihin mo, ako ay anak ng Panginoong Diyos. Amen. Yeah, that is abundant life.
Alright, kailala tayo tumayo. Let's pray. Magpapatuloy tayo sa ating gawain dahil sabi ko nga kanina, we have a special day today. Panginoon, salamat po sa iyong salita. We pray na ikaw po ang magpatuloy na mag-usap sa bawat isa po sa amin. We pray na sa maraming paraan, maraming araw, Panginoon, we are not really aware about the abundant life. A life that is pleasing to you. Ang pinaka madalas naming hangarin, Panginoon, ay magkaroon ng maraming bagay. And we think those things, material things, will make us, will give us contentment, peace, and will free us from all bondages. But Lord, today, ngayong araw na ito nakita namin, having you is having contentment. Having you in our heart is having contentment. Having you controlling our soul is peace. And having you controlling our mind is freedom. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo pong kapulihan. Mausap ka po sa lahat sa amin, maybe sa lahat ng guest namin, bisita namin ngayon lang nakarinig, Panginoon. Dalangin ko po na kumilos ka sa simpleng paraan na narinig nila ngayong araw na ito, Panginoon. Ipakita mo sa kanila na sa iyong salita, nagkakaroon kami ng kaganapan. We have fulfillment in life. We can have contentment in life. We have a peace and we have freedom in life because you are the source of it all. Salamat po in Jesus' name. Amen. Magkakapagpunan po tayo.